So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So today, panibagong video na naman para sa inyong lahat. And kung bago ka dito sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe para ma-notified ka every time na may bago akong upload. So today's video guys, mag-update lang ako ng product na sinend sa akin ng Skin Rituals. And ito siya, meron siyang kojic acid, and then meron siyang Skin Rituals na rejuvenating facial cream, and yung sunblock. So meron din siyang facial toner, ayan yung mga kasama sa set. Pero meron din silang sinend sa akin na serum, ayan, medyo naubos ko na, and this is 30 ml. Next naman guys, ay meron din silang sinend sa akin na bubble toner, yan, then malapit na din siyang maubo, 60 ml to guys. So start muna tayo sa sabon. Pag naliligo ako sa umaga, ito yung gamit ko. Hindi na muna ako gumagamit ng mga facial wash kasi na-try ko nga to, and then malapit na naman tong maubos guys, kaya meron na akong thoughts dito sa mga product na to. Paubos na talaga siya, sobrang konting-konti na lang. Wala talaga akong ibang ginamit na product simula nung try ko, dahil gusto ko nga ma-share ko sa inyo yung thoughts ko sa mga product na to. Ayan yung kanilang sabon. Itong sabon na to is hinahati-hati ko lang siya kasi syempre para pantay lang yung ano, hindi siya nauubos agad. Then ginagamit ko to pag halimbawa naliligo ako, or minsan din ginagamit ko sa katawan. So sobrang tagal niyang matunaw guys, hindi siya yung tipong kojic soap na madaling matunaw. Ito meron pa ako, tapos meron pa akong maliit doon sa aking banyo. Minsan ginagamit ko sa katawan, tapos sa mukha din, madalas sa mukha kasi ito parang ito naman yung ino-observe ko kung ano ba talagang nagiging effect sa akin. And so hindi ko naman na-experience dito guys yung namamalat yung face ko. Yung sobrang gentle lang niya. Kahit sabihin mong kojic acid is hindi siya yung tipong matapang na pagka-kojic like yung iba is mahapdi sa face, di ba? Pag ino-observe ko yung ibang mga rejuvenating soap para sa pag sa face ko siya nilalagay, mararamdaman ko na merong hapdi effect. Ano, hindi ko na feel na mahapdi siya sa face kasi sobrang gentle lang niya kapag ginamit ko. And so feeling ko naman sa soap na to is nakaka-lighten din talaga siya ng face. Makikita mo naman yung result niya, improvement talaga sa ano, sa skin mo, kasi ikaw naman yung nakakaalam dun eh. Hindi siya masyadong mabula guys, pero maganda yung sabon nila. And kung gusto mo ng kojic na hindi siya masyadong matapang pero nakaka-lighten ng skin, try mo tong ano na to, yung sabon nila. So, ito naman yung next na ginagamit ko, yung Skin Rituals Rejuvenating Facial Toner, 100 ml to. And paubos na talaga kasi gusto ko nga maubos ko yan ng bonggang-bongga. All-in-one toner that contains ingredients whitening and anti-aging. It also removes deep-seated dirt because it penetrates deeply into the epidermis guys, yung ano, yung parang texture ng skin natin, kasi meron tayong 3 kinds of texture sa balat. Sa yun, sa mga part ng texture ng ating skin. Tapos yun, nakalagay dito yung direction for use: apply to a clean face using a cotton ball day and night. So ginagamit ko na rin to day and night. Gently dab, do not scrub. So nakita nyo naman kung paano ko yung in-apply, diba? So itong rejuvenating set nila guys, hindi ko siya na-feel na parang nagbalat siya ng bonggang-bongga talaga. Hindi katulad ng ibang rejuvenating toner na sobra talaga kung magbalat, diba? And meron siyang pagbabalat, pero alam mo yung parang ano lang, yung makikita mo lang na parang may kunting balat-balat dito. Yung parang bilog-bilog na pino yung pagkabalat niya. Siguro, unti-unti niyang pinapanipis yung mga skin or tinatanggal yung mga dark spots, nilalighten niya. And then, napansin ko yung mga blemishes ko. And then, yung meron ako mga prickles talaga kasi effect yan guys kapag nagluluto ka, hindi porket meron kang
freckles is mistisahin ka na, hindi ka magiging proud dun kasi nakukuha yun guys yung sa mga sobrang ano ng sunlight, and then kapag nagluluto ka is doon mo nakukuha yan, yung sobrang init talaga na umaano sa skin mo. Isa yun sa mga reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga blemishes and then yung mga freckles, kasi lalong-lalo na ngayon halos mga ano natin, yung sa skin natin sobrang init, maglalabasan talaga yun guys, lalong-lalo na sa ano ng skin mo. And ito, hindi ko naman napansin na sobrang pagbabalat, yung medyo gentle lang na pagbabalat, pero hindi yung tipong pag ginanon mo is sobrang balat talaga. Sa experience ko naman, hindi naman niya sobrang pinakinis agad yung face ko, pero yung medyo na ano na lang, mapansin ko na lang yung mga freckles ko. Kunti na lang, hindi mo naman mapapansin doon. So, nilalighten din ng toner na to. Yun, okay naman siya, hindi rin siya mahapdi. Wala na to guys, konting-konti na lang talaga, hanggang dito na lang. So, alam ko talaga na meron na akong masasabi sa product kasi nagamit ko naman talaga siya. And then, next naman guys, itong sunblock na to, yung Skin Rituals Sunblock Cream SPF 45. So, ito nakaka-protect din siya kapag lumalabas ako. Ito na yung ina-apply ko. And then, nakasulat dito yung Extra Power Sunblock. Help skin from sun damage, suitable for oily and acne prone skin, reapply of 10 to maintain protection. Hindi naman to kasama sa itong ano na to, yung serum nila maganda kasi dito oily, tapos dito banda na side, mga ano na yan, nagda-dry. So ang ginagawa ko guys, before ako mag-apply nitong sunblock nila is inuuna ko muna to, naglalagay lang ako ng konti para mas mabilis ko siyang ipahid yung sunblock. Ganda to, nakaka-glass skin siya kapag after mong mag-ano nito is pag nag-makeup ka, hindi ka mahihirapan mag-blend sa yung makeup. And then, feeling ko din na natutulungan niya din yung mga ano ko dyan, yung mga sumpa-sumpa ko sa face ko na nakakalighten din siya ng mga ano, ng mga freckles. Tapos, nagbibigay siya ng radiant and glowing effect sa face ko. So, and then, 30 ano na to guys, 30 ml na to, nasa 350 pesos yata. Hindi ko alam kung magkano yung mga price, pero lahat ilalagay ko sa description box para alam nyo kung saan, kung magkano nyo ma-order itong mga ano na to. And then, yan, konting-konti na lang talaga. Pag nakikita mo, yan na yung pinakalagayan niya, konti na lang. Tapos, ito guys, maganda naman yung pagka-sunblock niya. Ay, hinantok ang buong. Yan guys. Eh, hindi siya yung tipong sunblock na pag pinahid mo sa skin or nag-iiwan talaga siya ng white cast. And then ito, meron siyang konting white cast, pero madali mo naman siyang maibiblend. Huwag mo lang kapalan yung paglagay para kung ikaw mahilig kang mag-makeup, ganyan, di ba? Pag nag-makeup tayo is sobrang ano, nakakainis kapag yung mga white cast is hindi natin nabiblend agad. Ito, may white cast naman siya konti. Napansin ko nung una, akala ko walang white cast. Pero, nung napansin ko na, nung tumatagal, meron pala siyang white cast. Kung gusto ko siyang nilalagay, feeling ko nakaka-protect talaga siya. And then, sinubukan ko rin naman, mga ilang beses ko din ginamit na lumabas ako. Ito lang yung, ano ko, ito lang yung ginagamit kong sunblock. So, parang nagiging maaasahan na rin sa akin to. Isa na rin sa mga gusto kong sunblock. And then, hindi siya yung tipong malagkit na pagka-sunblock kasi madalas may nagamit kasi akong ibang sunblock na ano talaga, malagkit sa face. Ang tagal niyang ipahid dahil nga, nahihirapan pa ako mag-blend dahil nga sobrang ano, yung texture niya is makapal. Ito, ang effect sa akin ito, maganda. And then, lalong-lalo na pag ginabukasan, nafe-feel ko na nakakaputi talaga siya ng ano, nakakaputi siya ng face. Makikita mo yung glowing sa ano, pag ginabukasan, pag tumitingin ako sa salamin, is maganda siya. Hindi siya yung tipong nagda-dry yung skin mo. And then, feeling ko, nakakaputi talaga siya agad. Kung puti talaga yung ano, kasi ako, syempre, gusto ko yung maputi talaga. Gusto ko yung ano, yung nakakaputi. Ayan, then, nakaka-glow siya ng skin, ganyan. Ganun yung nagiging effect dito sa ano na to, sa sunblock na to, or sa rejuvenating set na to. Kasi hindi ko naman gagamitin to na ito lang mag-isa. So, ginagamit ko yung set talaga. And then,
pag sa gabi, yun, nagto-toner na ako. Ayan, ginagamit ko na yung toner after ko maghilamos ng sabon na yun. Kojic, and then, next ko na yung toner. Ito naman, sa gabi. And then, itong dalawang to, hindi naman to kasali sa, ano, sa rejuvenating set nila. Pero, lahat yan, ginagamit ko talaga. And then, ayun, no, paubos na talaga siya. Siguro natutulungan din yun na parang yung napansin ko na nalighten din talaga yung skin ko. And then dito sa bandang liig, sinasama ko talaga yan kapag nag-a-apply ako ng mga product kapag pagdating sa face, kasama din yan. So after kong mag-toner sa gabi, maghilamos, mag-toner, hindi na ako nagsasunscreen kapag gabi kasi na-search ko nga na parang hindi naman pala maganda kapag nagsasunscreen ka sa gabi kasi dati mahilig ako, and then na-search ko nga na hindi naman pala maganda yun sa skin, so dapat gumagamit ka lang ng mga cream or whitening cream. So meron naman silang Skin Rituals Rejuvenating Facial Cream. Ito na yung ginagamit ko sa gabi after kong mag-wash ng face and mag-lagay ng toner nila. So, ganun din. Parang meron din siyang stopper dito, and then kunin mo na lang yan. So, ang texture nito, not compare sa sunblock, is may pagka-watery siya. So, madali siyang i-blend, and then hindi siya malagkit sa face. Maganda siyang i-apply sa mukha, hindi siya malagkit sa face. And then, yun, nakakatulong din siya, yung parang gusto mo ng effect na parang sa gabi nag-glass skin yung skin mo. Yung hindi yung tipong gumagamit ka lang ng cream na parang maputi lang, ganyan. Ito, may effect siya na nagiging glowing yung skin mo, and then nakakalighten siya ng face, nakakalighten siya ng skin. So, maganda siyang gamitin, hindi siya yung tipong mahirap din i-blend sa face. So, natutuyo din naman siya agad, and then sobrang glowing niya sa skin, and mapapansin mo talaga guys, glowing siya sa skin kasi yung texture din niya is hindi siya yung tipong dry kasi may pagka-watery nga siya. And then sobrang bango. Parang alam mo yung mga prutas na amoy, yun, ganun yung ma-smell mo sa mga product na to, lalong-lalo din sa mga toner at saka yung serum. So ayun lang naman, kung gusto niyo mag-order nito guys, is plan ko sana para yung malapit dito is kukuha na lang ako ng stock doon or and then gusto ko yung parang pick up na lang ganyan. Feeling ko gusto kong mag reseller ako para yung dito malapit lang is makakakuha siya, kasi itong mga product na to, maaasahan mo to kung parehas tayo ng texture ng skin. Like ako kasi is oily to dry, dry to oily, ganyan yung ano ng skin ko, ng skin type ko. So siguro kung magugustuhan mo is i-try mo muna kung okay yung nagiging result sa iyo, kung anong nagiging ano sa iyo dito, kung anong nagiging effect sa mga product na to. So itong mga product na to, ilalagay ko sa description box lahat ng link kung saan mo siya mabibili, magkano yung mga price niya, kasi hindi ko talaga alam kung magkano yan isa-isa. So yun lang guys, that's it for today's video. I hope na medyo nakatulong itong review ko na to. And ito na yung final update ko. I hope na maka-order ka doon, and then i-try mo muna. And salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So, bye-bye guys.